Hi guys, so welcome back to my channel. So for today's video, ay gagawa tayo ng biko with latik. So just stay tuned. Ang piga ng gata na may halong tubig. And then itong asukal. And of course, itong bigas na malagkit. So umpisahan natin sa pagluluto ng bigas na malagkit. So para lang din kayo nagluluto ng normal na bigas, hugasan muna natin siya bago natin siya isasaing. So ayan. So ayan, isasaing na natin. So hihintayin lang natin na maluto. So habang hihintay natin na maluto itong bigas na malagkit, pwede tayong mag-shop itong balat ng kalamansi kasi ito nakakatulong siya maka-enhance ng taste niya, pati yung maka-enhance or ma-enhance din yung amoy niya para mas mabango siya. So ito namang brown sugar, lagyan natin ng isang basong tubig para madali para ma-melt, mag-melt siya. So halu-haluin lang natin siya hanggang mag-melt siya para paglagay natin sa apoy mamaya hindi tayo mahirapan sa paghalo-halo kasi medyo nagme-melt na siya dahil sa tubig. Yun lang kadamihan ng tubig kasi mag-melt lang naman siya by itself. So ayan, nag-melt na yung sugar natin. So mamimix na natin to siya mamaya sa gata. So ayan. Ito na yung bigas natin. So umpisa na natin ang paggawa ng latik. So iunahin natin ilunod yung purong gata kasi mas matagal siyang maluto. Unang gata, isusunod na natin yung pangalawang bigang gata, yung may halong tubig. Hintayin lang natin siya hanggang kumulo. So, ayan na, kumukulo na siya. So, dapat haluin natin siya, parati natin siyang haluin para mawala yung namumuong gata, para hindi siya masupok, hindi maalis yung mga namumuong gata. And then, hindi siya, siya masunog. So, pag nakita mo may namumuong gata, dapat haluin mo ng haluin para mawala yung mga or pa hindi siya masupo. So, ayan. Haluin lang natin siya parati. So ayan na, sa kakahalo nyo, ito ang lalabas na yung latik. So yung brown, medyo brown na nakasipuli sa mantika, yan yung latik. So pag medyo pula-pula na siya, doon na natin ihalo yung asukal. So ayan. So yan, ready na yung latik natin. Pwede natin ihulog yung sugar natin. So pagkatapos natin ilunod, dapat ating haluin natin mabuti para matunaw yung asukal. Para pag matunaw na masyado, or pag tunaw na talaga masyado yung asukal, doon na natin ilalagay or isusunod na natin yung malagkit na or bigas na malagkit. So okay na tong latik at asukal natin. Pwede na natin ilunod ang ating bigas na malagkit. So ayan, ilunod natin ang ating bigas na malagkit sa ating latik. Ihalo natin siyang mabuti. Ihulog na rin natin itong balat na kalamansi para masali siya sa paghalo. Haluin lang natin siya ng mabuti hanggang ang bigas na malagkit ay malagyan ng asukal na may latik. So ayan, pag masyadong or okay na ang pagkakahalo natin, pwede na natin ihain ang biko natin. And mas masarap ang biko pag malamig at ipare sa kape. So ayan po, sana may natutunan po kayo sa video na to. Kung meron man, pakibigyan niyo na po ako ng isang like dyan. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, pakisubscribe na rin po. So ayan po, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli po. Paalam!